Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Ladies and gentlemen, this is the main event of Combate 9. This is 10 rounds in the featherweight division. And this is brought to us by Omega Painkiller Liniment. This bout is sanctioned by the Games and Amusements Board, the Chairman Bahamitra. Representatives in attendance, Jimmy Donton, Rolando Mendoza, and Alfredo Del Dezina. Our ring physician is Dr. Jose Unavia. Judges at ringside, Edgar Olalo, Romar Imbodo, and Noel Flores. And the man in charge of the action, he will be giving instruction right after the introduction, referee Nick Banal. And now, ladies and gentlemen, introducing first in the blue corner, official weight 127 pounds. With a record of 8 wins, 6 defeats, and with only 1 draw, is the fighter from Iloilo City. Ladies and gentlemen, introducing Juanito Paredes! And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, official weight 126 pounds, with a record of 13 wins with only 1 defeat. Ladies and gentlemen, from the Omega Boxing Gym, introducing Pete Apolinar! Protect yourself at all times. No headbutt, no low blow. Why sumbang sa loyo, okay? Task labs, good luck. And now, ladies and gentlemen, let the bubble brawl begin! Final instructions has been said and the bubble brawl has begun. My name is Pao Salud. Welcome to the main event of Combate number 9. This boxing event happened at the IPI compound, Mandawi City, Cebu, the Philippines. This is promoted by Omega Sports Promotion. Ang magkalaban po ulit, si Peter Apolinar. Siya po yung naka-black and gray, yung nag-jab, yung may kulay yung buhok. At yun naman pong kalaban niya ay si Juanito Paredes, red and white. And just to recap again, ito pong si Pete Apolinar ay may 13 panalo. Isa pa lamang po ang talo niya at ang kalaban niya 8 panalo, 6 natalo, 1 tabla, 1 matibay na kalaban itong si Juanito Paredes from Hearthstone Moniz. Alam mo itong Juanito Paredes, maraming nagsasabi sa kanila talagang handang-handa daw ito sa laban na ito. Kasama niya sa training si sina Michael Dasmariñas, sina Taduran, yun ang camp nila. So we'll see about that. But Peter Apolinar talagang bumibigay din kagad dito early in the run. Walang peeling out. Talagang batuhang kagad ng malakas. Pete Apolinar, ito naman, medyo riding on a wave of success lately. No? Ang kanyang huling talo is against Dio Santissima 2015. And since then po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wins in a row. And mukhang namamayagpag ngayon itong si The Thunder, Pete Apolinar. So titingnan natin kung kakayanin niya ang kanyang pagsubok na si Juanito Paredes. Ito pong si Pete Apolinar, hindi pa ito nakakalabas ng bansa, no? So itong mga pagsubok niya ay dito pa lamang sa Pilipinas. Pero itong kalaban niya, nakapunta na ng Korea ito at nakalaban na. So, you know, the experience fighting outside or abroad is really big for a boxer. It builds up confidence at nakikita naman natin dito yung confidence na pinapakita din ni Juanito Paredes. And
talagang sinusugod niya rin. Ito si Pete Thunder Apolinar. Ito po ay featherweight contest, 10 rounds. By the way, ang referee natin, yan po si Nick Banal. Kapatid yata siya ni AJ Banal. And the referee, the judges, I forgot to mention, itong si Romar Embodo, Noel Flores, and Edgar Olalo. Good body shot. Ganda naman ang counter. Tumama doon si Paredes. A little bit wild there, pero effective. And si Pete Apolinar, bumalik agad ng 1-2 punch. You know na malalakas yung mga suntok nila eh. Puro power punch ngayon ang pinapakawalan, ano? Bad body shot. Puro power lately. There you go with the jab. Left hook counter. Buti hindi naabutan. 7 seconds left in this round. Okay, stop. That's it. Replay action brought to you by Omega Painkiller. May lamig init action. The jab and the body shot. And the counter, of course, by Juanito Paredes. Ay yung left hook na umabot. Two action, Pau Salud Powcast Sports. And if you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Dito po sa channel na to, we have mostly original content. At gaya nitong laban na ito, we are the official broadcaster. Kung kayo po ay may sports event, lalo na pag fight sports yan, layan ng boxing gaya nito, MMA at pati basketball. Yan po yung tatlong sports na pinafollow natin dito sa Powcast Sports. At Juanito Paredes unloading some heavy punches right now. And he is looking awesome right now, ha? Pero ito namang si Thunder. Siyempre, pangalan niyan, Thunder. Eh, tingnan natin kung manggulat siya ng kanyang Thunder. Kanyang kulog. Maraming ano, no? Nung una, naguguluhan pa ako, eh. Thunder kasi parang naisip ko kagad, kidlat. Hindi, eh. Kulog. Kidlat. Kulog pala. Okay. Yan naman ang kalaban niya, si El Capitan. Body shot. Uy, napasukan ng left hook. Aggression here by Juanito Paredes. Pumapasok siya dito. And Pete Apolinar wisely getting out of the way. Another body shot. Pumupondo sa katawan itong si Thunder. Pero umakyat siya ngayon. 1-2 punch sa taas. And here he goes. The height difference po, no, if you're wondering, mas matangkad po itong Juanito Paredes. Sa tingin pa lang naman, mas mahaba na, no? He is at I think 5'7". Pero sa itsura nila parang ano eh, parang mas mababa ito si Pete, eh. Pero 5'7" din po ang listed ni Pete Apolinar. Pero sa laki ng katawan, syempre yung Pete Apolinar, laki, eh. Mas malapad. Ito po mga ganitong boxer natin, yung featherweight, 126-pound division. Alam ko, kukunti lang yung mga, siguro paglabas-lampas ng super bantam. Feather, paunti na ng paunti eh, yung mga boksingero natin. So, ito yung mga, pag gumaling itong mga ito ng todo, umabot sa world stage, ito yung mga malalaki ang kita. Lalo na pag sumikat. Two jabs. 40 seconds left. Good fight so far. Ganda ng palitan ng dalawang boksingero. Coming into this fight, I've asked a few boxers and coaches and of course,
Lamado po yung Thunder kasi sila yung talo, pero talagang may ibibigay din at maganda ang pinapakita nitong kalaban niya na si Paredes El Capitan. Very aggressive pero kontrolado pa rin kahit papano. And tumatama din, maganda yung mga patama din ng mga counter. That time Pete Thunder is the one unloading some bombs. Nagkasalubong ang kanilang suntok. And that's it for that round. Ayun yung kombinasyon na pinakawalan. I like it. I'm seeing the smile of Juanito Paredes and Tassie Macalos in the corner of Juanito Paredes. Samantala sa corner po ni Julius Serving, the head coach of Omega Boxing, who's, if you're watching this right now, maybe or is already in South Africa for the fight of Christian Araneta against CB Notchinga. Juanito Paredes starting on fire right here. Pumasok yung kanan. And ganda ng palitan, and that's very good right there para sa dalawang boksingero. Good left. Palit naman si feet dito ng 1-2. I like what Paredes is doing here. Talagang ipinipressure niya itong si Pit Thunder Apolinar. So Thunder needs to also naman kailangan niya maging very kumbaga magandang reaction niya dapat dahil pumapasok ng maigi itong si Paredes. So the counter attack will be a key here pag siya yung pinapasok. Stop. Nagagaling. A little bit below. Stop. Nick Bana warning. Fix. Salamat po sa mga suporta ng Powcast Sports at kung pinapanood nyo ito, no? I-subscribe nyo rin po yung Omega Sports Promotion. I understand and I think they're gonna be having an event anytime soon. Again, today is April. Siguro after 2 to 3 months, baka meron na naman sila, no? That's a good news para sa mga ating mga boksingero na nagkakaroon pa rin tayo ng mga boxing events gaya ng ganito. Thunder uppercut, body shots, inside fighting by the two boxers. Good straight right hand. Yung isa nga lang namintis, no? Nakakailag agad doon si Thunder. And maganda yung ano na, yung ginagawa nito ni Thunder na nakataas ang kamay dahil grabe yung mga bitaw din ni ano eh. Talagang pinupuntirya yung mukha niya. Kanina pa yan, no? Bang bang. So if Paredes is going to the head. Thunder is mostly going to the body. Now going to the head. Pero head talaga to si Paredes eh. Yung ulo talaga niya. Gustong pugutan ng ulo itong si Apolinar eh. Buti na lang malikot yung ulo niya. Uy, yun. Medyo out of balance sa lakas ng suntok. Mas mahirap yung makakuha ng ano ng hangin pag yung suntok mo na malakas hangin ng tinamaan. Talaga it sucks up on you. Mas nakakapagod nga daw yun sabi ng mga ibang boksingero eh. Third round action po. 10 seconds. Pabataas na kombinasyon.
good defense by Paredes, pero pumasok din and galing, bilis, gumalaw, palis. That's it! Replay action brought to you by Mega Painkiller. May lamig init action. Ooh, good one. Kapasok dun yung left hook. And here we go, round number four. And this fight is scheduled for 10 rounds. Again, si Apolinar po at si Paredes ang magkatunggali na nangyayari po ito sa IPI compound sa Mandawi. Sayang hindi ako nakapunta dito, no? I was supposed and scheduled to go to Cebu, but for some reasons, talagang hindi tayo nakapunta, sayang, no? I actually had a sponsor there na mag-aalaw sa akin na mag-stay. But any case, sa June, kung matuloy man yung event nila, sana makapunta na. Thunder Apolinar and Paredes. Paredes still continuing to attack here. Going to the body this time in... ito na. Inside fighting. Maraming binibitawan si Paredes ng mga suntok, no? Ang problema, yung mga malalakas, hindi tumatama eh. And that very visible right here. Lalo na yung mga bandang huli, yung mga wild na hook niya. As in hangin eh. Ito tumatama yung iba, pero nasasalag din naman. So it's very unclear. I'm watching this the same view as yours. Iba pag nandoon ka eh, mas kita mo, mas ramdam mo kasi pati yung tunog talagang iba eh. I like the combination of thunder. Yung mga bitaw niya talagang maraming suntok. And yung iba nasasalag pero may tumatama. Either tumama sa glove, tumama sa katawan, tumama sa mukha. So Paredes needs to do that as well. Ang problema ngayon kay Paredes, he's leading with a power punch. And gaya nun, uppercut, power punch. And medyo malayo yung pinanggagalingan. Kaya lumalayo kagad itong si Pete at naiiwasan niya. Let's see, yan. There you go, lead with a jab. Pero ganda pa rin ang ducking dun. And then the combination punches. Pag ulo kasi karamihan ang pinupunterya ni Paredes. So far, ha? And samantala, Thunder going to the head, going to the body. There you go. Pumasok din yung suntok na yun. Ito na, 1, 2, 3. And good job doon para kay Paredes. Napagandang instance na ginawa niya. Nagbitaw, ayun na naman. Mabilis talaga yung ulo nito ni ano. And why is he getting out of the way again? 34 seconds left. Inside, uy, palitan sila ng uppercut. And naalog si Paredes. Thunder. Switching stance. What a good combination. Na corner niya pero pinakawalan din niya. Straight. Paredes trying to retaliate right back. Naunahan siya doon ang pasok. Okay, Paredes complaining about something in the head. Nick Banal looked at it and said it's okay. Stop. Okay, good. That's it for that round. Ito yung pasok ni Paredes. Ito
Faking? Faking? Ooh, nakakaiwas eh. Mabilis umiiwas eh. There you go, 1-2. Kinakawalan din yan. Round number 5. At sa mga nanonood po nito at taga Bisaya kayo, taga Mindanao, taga Luzon, kung saan man, ano? Kung mahilig kayo sa boxing, sa sports, sa basketball, sa mixed martial arts, please pakasubscribe po. 319,000 nung kinukomentaryohan ko itong video na ito. Sana po, eh, pagkatapos eh, around 320 na tayo. Paabutin natin ng 400,000 or half a million para talagang lumaki ang ating community. At mas dumami pa yung coverage natin. Magkaroon tayo ng pera para makapunta sa iba't ibang lugar. At syempre, para mas makapag-interviews at makagawa ng mga original content at ma-promote ang Filipino sports gaya ng boxing, mixed martial arts at basketball dito po sa ating channel. Ganang araw, tanghali, gabi. Anong oras ba nyo pinapanood ito? Taga saan po ba kayo? Paki-comment nga po kung mga taga saan po yung mga nanonood. At itong laban na ito, hindi ko alam kung napanood nyo ng live. Ito yung HD copy natin, no? High definition copy. Medyo na-late na ng release kasi nagkasabay-sabay, nagkasunod-sunod po yung mga boxing events. So, mahirap makisabay. Lalo na yung Mark Magsayo at saka ano ang lumaban, no? Mark Magsayo, Jerry ng Kahas. So, everyone's attention is there. But so, hopefully, you're still enjoying this bout, ano? And this is probably gonna be premiered on YouTube. So if you're watching this on a premiere mode, please share naman natin. Share natin itong content na ito, no? At pa-like at saka pa-comment na rin kung anong palagay niyo so far. Round number 5, 10th round po ito. And this kind of fights, itong mga ganitong laban, it boils down to the guy who has the higher stamina, I think. Kasi parehong matibay eh. And the lunges again of Paredes. Medyo awkward yung dating ng konti kasi parang wide pero yung delikado doon, yung gaya yung mga suntok niya, yung isang kamay niya parang naiiwan para siya lumilipad. It's very prone pag suddenly, let's say, thunder, mag-counter doon. Eh, alam mo naman, pag yung mga suntok na hindi mo nakikita, yun yung mas masakit at kumbaga, mas nakakapag-out of balance sa'yo na posibleng pabaksa. Pero I'm sure Paredes knows that and sometimes that's the risk that you're willing to take para makatama tsaka makahabol. Eh, you know, yung straight na yun, talagang ang bilis gumalaw dito ni Thunder eh, parang Thunder. Parang lightning. Thunder yung kulog eh. Ay, pero mas mabilis yung thunder, no? Uy, ayan na. Tumama din ng 1-2. And, good job doon kay Paredes. Yung dalawang straight niya. There you go with the hook again. But, power shots being thrown right here. 10 seconds. Let's see the last ura. Nakaiwas din doon si Paredes. And the round is over. Di pa pala, yung timer lang. Stop. Okay, nice. That's it. Replay action para mas makita nyo kung ano talaga yung nangyari. Right hook. Wama sa ulo. One, two, three, four.
good combination there. Maganda yung mga kombinasyon nito ni ano ni Thunder actually. Paredes should probably consider going to the body more. Because ano eh nababasa yung mga straight niya sa ulo eh. There you go. Yan, sinasabi ko body. And inside fighting, make it an inside fighting kasi ang hirap abutin ito ni Thunder. Thunder, I think, willing to acknowledge inside fighting. And ito na nga. Yan naman, sa ulo siya. Body shots. Uppercut. Counter. 1, 2, 3. Yun, yung uppercut sa body. Kasi yumuyo ko itong si Thunder. So, i-anticipate mo na yung yuko. Sa baba mo na isuntok. Pushing him. Wisely clinching here para makaposisyon. Going to the body once again para kay Thunder. Oh, nice. Sunod-sunod na jab yun. Main difference of the two so far from what I see here, ah, nakikita ko po sa akin pong opinion, and let me know kung yung opinion ko ay pareho na sa inyo. Si Paredes really wanna unload power punch and hook and straight ang kanyang ina-unload kagaya noon, hook. At samantala si Thunder, nag-utilize siya ng jab. Na, at marami siyang jab na binibitawhan. Naka-out of balance itong kalaban. That one straight though. And that set up yung mga power punch niya. Ayan, the jab. Clinching here. Trying to get into position. Body shot. Good. Yun ang sinasabi ko. I think Paredes should go more to the body more. Pag inside fighting, medyo mas nagiging successful din tong Paredes kasi mas tumatama siya eh. Pero, kumbaga, meron siyang sinusugal dahil yung mga uppercut, kahit tama din ni Pete Apolinar, tumatama din. However, pag outside ang laban nila, hindi niya maabutan kasi. Laging naiilagan karamihan yung mga straight niya tsaka mga hook niya. Right now, outside. Straight. Leading with the straight here para kay Thunder. Ganda rin ang head movement. Keep Paredes guessing. Right hook by Paredes. I enjoyed this round so much. 19 seconds na lang pala. The jab, straight. Ganda! That's what I'm talking about. You set it up with the jab. You hide your power punch with the jab. And these are some basic knowledges that we've learned along the way. And the wild lunges again of Paredes. Paredes still very active. Talagang maganda yung stamina. Maganda yung 1, 2, 3. Okay, good. Go back.
Paredes unloading here. Bumalik naman si Pete Thunder Apolinar. You know, I would really acknowledge and say good job sa offense ni Thunder. Pero actually, the head movement and the defense as well is very good. So, and that actually is the one that's making a difference in this fight. Kasi nahihirapan si Paredes na makatama ng kanyang mga malalakas sa suntok. Although kudos kay Paredes, not giving up. And talagang he's just throwing those heavy punches. He needs to find the right mark, however. Ayun, gaya nun. Straight. Maliwanag naman po yun. Ano? Kung anong nakikita natin, yun na sinasabi natin. Yun naman, he's leading with a power punch. Nagkauntugan sila. Yung left hook na... Because... itong si Paredes, he's been targeting the head. So he, again, that's just my perspective, no? If he, yeah, the body now. Mabilis yung head movement ni, ano eh, ni Thunder. Jab straight. Thunder, siya ang papasok dito, going to the body. Defensive mode there for Paredes. So far, sa aking pong pananaw, I think lamang itong si Pete Thunder Apolinar. So, if I'm Paredes, he's doing what he needs to do. He's attacking. He just need to hit. Para naman makaramdam itong si Thunder ng lakas. Break! Break! And I've been noticing this. I haven't said it. Pero let me see that again. Magbibilang tayo ng suntok and then the return. So, simulan natin ngayon. Ito. So, reset. So, one jab straight there. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5-0 po tayo sa suntok. 1, 5-1. 1 again. And the head, 2, 3, 4. 5-6. So, 7. Naunaan na naman siya doon. And another miss right there by Paredes. So, if there's a thing that I would give credit dito kay, again, I keep saying this because ito yung mas nakita ko ngayon. I've seen this guy. He's a big puncher. Itong si Thunder. Pero, he is very elusive in this fight. And maraming sumuntok. Tingnan natin. 1. Bibito pa ito ng isa. 2. And whether it's the inside or the outside. And I think Paredes should just go to the inside. Doon siya mas tumatama. Eh. Pag gagaling siya sa labas, nakakayuko kagad itong si ano eh. Si Pete Thunder Apolinar. Pero mukhang pareho pa silang magandang stamina. And let's go. Replay. Yung naman head meet movement. Touching. That's measure up. Oh, galing ng ilag eh. Yun yung sinasabi ko, man. So, very good yung depensa at head movement nito ni Pete Thunder Apolinar. Gives credit to his training here. Round number 8 na tayo, no? And by the looks of it, this may go the distance dahil matibay itong Paredes. And palaban din, yun, good. Nagka-jab-jaban. And like what I said, the jab will do wonders to set up. Kasi it disrupts the defense first. Once you hit the first, the second jab, the opponent may get out of balance or may have to restart on what he's planning as the attack. Pag kasi ito ha, let's see, kung biglang mag-hook ito si Paredes,
or mag-straight, which is what he has been doing, mabilis yung reflex ng ulo. Yun, tumama that time. That's the jab though. The jab is faster than the straight. Oh, see? Look at those jabs. It's hitting. And good job doon para kay Paredes. He needs to lead with that jab. At iniunahan niya itong si Pete Thunder. Dapat unahan niya talaga ng atake. Inside. Round number 8 na po ito. Scheduled for 10 rounds. If you're enjoying this fight at nakakita kayo ng value sa videos na ito. Original po ito ha. Uy, ganda. Palit na. Oh! Nakapuro dun. Again, another right hook. And kaliwat kanan kombinasyon. Good sequence there para kay Pete Thunder Apolinar. Although, good defense in a way kasi nakataas yung kamay. That lessens the punches. Noling! Okay, go! Enjoying this fight. Ganda na mga ambibilis ng straight. And then going to the body. Mixing it up. Paredes doing the same thing with the jab right now. Very good jab. Yung mga jab, yan. And talaga yung ulo nito ni anong hirap gilapin eh. Yeah, he should have been doing those jabs. Because tumatama eh. If he leads with the straight or the hook, medyo mas mabagal, na iiwasan kagad. That who am I, right? I'm just a commentator. That's just my perspective. 1-2. And then the body shot. And here we go, Pete Thunder Apolinar. 1-2 again. And going to the body. He's waiting for an opening here. Nakaminti siya doon. Yon, sabi ko eh. He hook. And then the right hook, the left hook. Wala eh. Mabilis gumalaw eh. Ayan oh. If he's gonna lead with that, he better backs it up with three more punches, and may tatama doon na ilan. And yes, he's done that, pero talagang mailap eh. Palos. Kumbaga. 10 seconds. Ganda yung reflex training, kung ano man yung ginawa nito ni Thunder. Hindi ko naman masasabi na mabagal itong si Paredes, pero talagang mabilis lang yung galaw ng katawan, ng weaving and bobbing. Replay action. Let's see if we can see those. We don't control the replay. Kung ano lang pinakita sa atin, the body shot. Ito, oh, naghahanap ng butas, naghahanap. May nakita ba? Yun, pasok na pasok. And the right hook again, pasok sa ulo. Body shot, opening the head. Waiting for the opening. And trying to find it. There you go. That was just a different angle. Body. So the body shot opens the head and therefore the right hook, and you know, tumama doon pero nakamintis na naman sa right ang galing ng ilag. So siguro sa mga limang suntok doon ni Paredes, siguro isa tumama. But it's not the kind of punch that he wants. Gusto niya yung mas malakas ang tumama. This live, not live, no? This boxing action is brought to you by Omega Painkiller. May lamig-init action. At ito po, actually, personal na ginagamit ko yung Omega sa likod ko, lalo na sa mga computer warrior. Eh, sumasakit likod nyo, kakatype, no? So, kailangan maglagay nyo ng Omega yan. Mas safe yan kaysa sa uminom kayo ng gamot. Promise. No? Yung lamig-init action, nakaka-relax yan. Minsan, tulog kagad ako pag may Omega eh. Nine. Okay, a little bit of delay. Okay, ready, nagpupunas. Okay, let's go. Time. Box. Juanito Paredes and Pete Apolinar. Action. 1-2. Uy, palitan sila doon sa gitna. The body shot. The right hook again. Ang bilis ng iwas, the left hook, iwas na lamang kagad. And again, that's what we're seeing here.
yun, tumama doon. Pero pinalitan kagad yun ni Thunder. Thunder needs to get out of the way. Pero binalikan niya. He reverses the action. At siya naman umaatake na Paredes on the defense. Paredes attacking now. 1, 2, 3. He should do that more often and make it a rugged fight. No, just, sige, bitawan mo lang. At although, tama din yung ginagawa doon ni Pete na yakapin para hindi makasuntok. Yung stance ni Pete, no? Easy, medyo nakabend talaga yung knees niya, nakababa. And that actually is somehow a problem kasi nakababa na. Eh, ulo pa hindi gustong tamaan nito. Lalo na pag yung gano'n, yung naghahanap siya ng ano, ng butas. Look at those jabs. Straight. Shucks. Galing ng galaw. I'm sure may tumatab, may dumadap list doon, pero it's very visible yung talagang head movement, ano? Tell me if you see the same thing, ano? Sa mga nanonood po dito, if you see the same thing. 1, 2? The hook and the straight? Yun, tumama doon ang isa, si Paredes. Paredes needs to do more of that. And the thing about this is that I'm sure Paredes wants to do more combination, pero binabalikan siya kagad and therefore nagre-reset yung sequence. At syempre, may lakas din itong Peter. So, ingat din, body shot. Yan, going to the body. Alam mo, kung sa body pumupunta si Paredes, mas natatamaan niya eh. Kasi hindi naman na ikikembot ng todo yung katawan eh. At least may tama kaysa sa hangin yung tinatamaan niya. If it's going head hunting, eh ang galing umila gaya nun. Dalawang suntok. Hangin na tinamaan. Give kudos daw kay Paredes. I mean, yung mga ganitong boksingero, hindi talaga nawawala ng pag-as. Talagang sige pa rin ang atake, although I think he needs a little bit of change there para sa akin pong pananaw. Kasi ang hirap paggilapin nga ng ulo. Body shot, look at that. That's the end of the round. Gasok yung straight. Right hook, parang nagkapalitan ng tama doon. Another one. Very impressive ang pinapakita dito ni Thunder. In my perspective, in my books po, no, lamang na lamang itong si Peter Apolinar sa akin pong nakita. No bias. Kung ano nakita ko, yung sinasabi ko, whether boksingero ng promoter or boksingero na dayo, kung siya yung lamang, siya yung sinasabi ko, yun yung nakikita ko, no? And hindi ko pagpapalit ang aking credibility. So, ang aking pananaw, yan po ang aking nakita. Whether you like it or not, ganun talaga ang aking nakita, yun ang aking sasabihin. Kumbaga, sa mga iba dyan, ako, hindi ko ba nakikita yung suntok? Well, I'd rather be bashed for something that I believe in or criticized for something that I believe in, that I stand on, than pasayahin lahat, no? Hindi ko kayang pasayahin lahat. Pero dito, I'm sure masaya kayo lahat. At yung mga fan ni Apolinar, very happy. Yung mga fan naman ni Paredes, bawi. Bawi-bawi tayo. At kudos pa rin sa dalawang boksingero because they lasted. And this is the 10th and final round. And Paredes needs to attack more, give more kombinasyon. Gaya nun, going to the body shot, going inside fighting, and go for broke. And that's my perspective. So, I give one or two rounds for Paredes so far sa nakita ko po, ah. And that's unofficial for me. Acknowledging si Paredes, nakatama. Oh, yan ha, 1, 2, 3. And you can see talaga na may tama, eh, no? The body shot, tumama.
And Paredes, ito na. Ayaw niya na payakapin. Exactly what he should have done earlier. Now, he needs a knockout in order to win this one. Dapat yun yung ginawa niya mas ng mas maaga para sa akin pong pananaw. Palitan inside, nagkauntugan pa. Ano ba yan? Late in this fight, saka pa nagkauntugan. And hopefully, walang duguan. Napahawak sa ulo si Thunder. Parang pangayata. Ulo rin pala. Ulo rin. Ang tumama. Sabi na, let's get this over with. At patapos na itong laban na ito. The thing about boxers, no? Pag patapos na yung laban, tsaka pag lumalaban, I mean, they want to hurt each other, but they don't really want to injure each other, especially if it's coming from those type of situation na accidental. At yung mga illegal situation, they don't like that. Alam mo, mga professional ito, mga ito. And although binubugbog nila yung isa't isa, after the fight, they hug, and they talk, and they say congratulations. That's what it should be. Ganun po ang boxing. And sports din eh, no? Pwede silang mag-trash talk, pwede silang magsabi na pababaksakin kita, but after the fight, it's all sports. One minute left in this fight, and Apolinar inching closer, still hunting. At if hindi ka pa nakasubscribe naman, isubscribe mo yun, i-click mo na lang yung subscribe. Sa Facebook mo ba ito pinapanood? Subscribe mo rin or like mo. Tapos meron dyan button din na parang bell. Same sa YouTube, i-click mo yan para wala kang namimintis sa mga update natin sa sports. I should be seeing reverse here. I should be seeing Paredes, the one attacking. Pero baligtad, ito pang si Thunder ang umaatake and defensive pa itong si Paredes. Good sequence again there, pinakita na kombinasyon. Yakap ka agad, and Paredes. Stop. Okay, box. Hindi niya natinulak, kanina tinulak niya. Gusto niya makipag-brawl. Ngayon, kunti na lang oras, and Thunder's putting the icing on the cake, the cherry on top of this masterful performance, not only offensively but defensively. Ayun na naman, pinakita na naman niya kung gaano kabilis umilag yung ulo ni Pete Thunder Apolinar. And the fight is done. And wow, I mean, Juanito Paredes was attacking, was showing relentless attacks. Pero minsan yung attack natin, maybe a little bit of adjustment sa attacks. And Pete Thunder, yung mga kombinasyon niya, yung mga head movement, very good. Ang ganda. And yung balik na doon, ng right straight, ng right hook. Ayan o. Grabe yung iwas. And papalitan kagad ni Thunder dito. Tingnan natin another replay. Good straight. Very impressive outing for Pete Thunder Apolinar. And I should expect him to be, his hands to be raised officially. Let's wait for the official decision. Ladies and gentlemen, after 10 rounds of action, we go to the judges' scorecards. International boxing judge Edgar Olalo scores the bout 98-92. Roman Imbodo scores the bout 99-91. Noel Flores 99-91. All three are in favor to the winner by unanimous decision. Ladies and gentlemen, Pete Apolinar. And there we go. Officially, ay panalo na po si Pete Thunder Apolinar. I would like to see itong si Pete Thunder Apolinar go up against the other kumbaga featherweight na mas mataas sa kanya yung ranking sa base po sa kumbaga dito sa featherweight division. I think Pete Apolinar as well can fight in the super bantam, pero ang nasa taas po niya si Dave Peñalosa, si Jesroy Waminal, si Richard Pumikpik, si Rolly Gasca, Genesis Cervanya, of course, yung kanyang nag-iisang talo, Gio Santissima, Jack Tepora. Yan po yung mga posible niyang mga katapat kung sakaling he will go and fight in the featherweight. Pero nakarang po siya kasi sa Pilipinas dito sa Super Bantam. So,
ang mga pwede niyang kalabanin dyan. Ramonal, Plania, Martin, Pagara, Villanueva, Bornea, Mepranum. At nandito pa si Richie, parang matagal na ito hindi nakalaban ha. Rolando Sermania, Ryan Lumakad, at iba pa. So, we shall see. Pero I think kayang-kaya niya. Tsaka ang ganda ng movement niya. Tsaka dito sa ano no, sa featherweight division. If he goes down to super bantam, nako. Kung kakayanin sigurado yung lakas nito iba sa super bantam. But anyway, congratulations, very good, masterful performance for the one and only Thunder Pete Apolinar. Don't forget to subscribe and hit that notification bell again. Salamat po and share naman. Salamat.